pinagsasabi mo dati? Walang bulletproof vest na nakakagawa ng ganito maganda. Gawa daw ito ng agimat. I don't care. Basta, gawan mo ito ng paraan, Victor. Kunin niyo na agimat, Ingo. Ingo! Oh. Oh. Ba't kaya parang pinag-iinitan yung agimat mo? Hindi kaya alam na nila na totoo yan? Siguro nga. Meron ba talaga nagsadyang magkalat ng baril dito sa looban? Si Morgana. Ginagawa niya ito dahil sa pera. At yun ang kailangan ko patunayan. Totoo ba itong sinabi ni Ingo? Sa atin ba nang gagaling yung mga parel sa lugar nila? Alam naman ninyong galit sa akin si Ingo. Gusto niyong magigante. Boss, sigurado ako dito natin makikita yung mga baril na galing sa Salazar. Anak ng Tete. Limang araw na lang meron tayo para umalis dito. Kundi, itidemolish nila ang mga bahay natin. Huwag kayong mag-alala. Ipaglalaban natin ang ating mga karapatan. Mabuhay, Kapitan Ingo! Can I talk to your boss? Busy si Mr. Santo Cristo. Hindi siya nakikipag-usap, lalo na kung walang appointment. Papa, nakita ko sila Morgana. Malamang may kinalaman yung sa pagpapaalis natin sa looban. Ayaw sabihin. Teka, magkatayo sa taas. Katulad ng sinabi namin sa inyo, kami na ang bahala sa pagpapaalis ng mga squatter. And I'm happy to tell you that in 4 days, mababakante ng lugar. Lumabas na ang court order. That's good news, Morgana. And I assure you, pag nabakante na yon, my people will be ready to start the construction of the project. Great. Sir, may problema po. May tao po sa babae na hanap daw po kayo. Siya daw pong barangay captain ng 7-10. Si Ingo, nasaan siya? Paano sila nakapasok dito? Huli niyo sila! Palisin niyo! Victor, you have to make sure na hindi nila tayo makita dito. Mr. Santo Cristo, sabihin niyo security na siguraduhin na walang ebidensya na mag-link sa amin sa kumpanya niyo. I understand. O ikaw, sige na! Yes, kabulin niyo na yung mga yun! Buhay na niya mo! Kung saan tayo pupunta? Saan yung mga yun? Saan napunta? Rian, tignan natin sa kabila! Ha? Tol! Nadudulas na ako, Tol! Mahulog na ako, Tol! Huwag kang bibitiw! Pero Tol, hindi ko na talaga kaya, Tol! Tumihigil ka dyan, kaya mo yan! Tol! Hindi tayo mabubuhay. Tandaan mo, mahal na mahal kita, ha? Hoy! Tumigil ka! Nakakadiri ka! Huwag mong sasabihin sa akin yan! Eh, totoo naman yun, Tol, eh! Hindi mo kailangan sabihin yan! Tol! Tol! Hoy! Tol! Ah! Ay! Sinabi ko naman kasi sa'yo, hindi mo kailangan sabihin yun, eh! Tiga na! Ay, masakit ka, Tol! Bakit nagbamadyag kayo sa opisina namin? May bala kayong masama, no? Ha? Kapag na ito, ha? Huwag ka tayo maril ka! Dali, ha? Sige, ngayon kapag may ibang, sige, putok mo yan! Hoy, huwag niyong putok yan. Nakakamatay yan. Magpapaliwanag kami. Alam niyo, dapat ipaliwanag dahil baliwanag na trespassing ngayo. You are here because you want to do something against my company dahil gusto niyo kaming gantihan. Sige, hulihin niyo yan! Magpapaliwanag kami, sir. Ikaw talaga sadya namin dito. Oo nga, sir. Ako si Kapitan Ingo, ng Barangay 7-10. Kilala kita. But you don't have any business being here. Business? Meron. Nasa si Morgana. Magkasabot kayo ni Morgana, ano? Para balayasin kami sa looban. I do not know what you're talking about. Sige na, dali nyo na yan. Hindi. Hindi mo kami babaalis sa looban. Hindi nyo kaya gawin yun. Hindi! Okay po. Salamat to, Mr. Santo Cristo. Ah, sige po. Dadali na daw si Ingo sa kulungan. That's good. Hanggat hindi natin napapalaya sa mga taong yun sa lugar na yon, hindi nila dapat malaman na may kinalaman tayo sa mga gang wars. Alam ko, Morgana. Maniwala na ba kayo sa amin? Kasapot si Morgana sa pagpapahalat ng mga baril sa Westside Boys.
Kasabot sa saluban sa mga kaguluhan doon! May mga prueba ba kayo? O may witness na magpapatunay sa mga sinasabi nyo? Kaya nga kami pumasok sa opisina ni Morgana eh. Para maghanap ng ebidensya at prueba na kasama nga doon si Morgana. Eh naman pala, di inamin nyo rin na pumasok kayo ng walang paalam sa opisina ni Mr. Santo Cristo. Sorry, Tol. Mali na naman hirit ko. Sige na. Diyan na kayo sa loob. Kaya kahit kumanda pa yung inggo na yan sa otoridad, we can just deny it. Wala silang malalaman. So, I guess ang dapat mong gawin ngayon ay mag-relax na naman na. Inggo! Nay! Kuya! Zoe! Tony! Anak, ano nangyari? Nay, ngayon may prueba na tayo. Kasabot si Morgana sa mga balak nila pagpapaalis natin sa looban. Napakasama talaga ng babaeng yan. Ayaw niya tayong tigilan. Ayaw talaga tayong patahimikin. Kung sila ang salbahe, ba't po ikaw ang pinakukuyo? Ganyan talaga mayayaman. Pinipilit nilang magtago sa likod ng pera nila. At pilit nilang pinaiikot-ikot ang batas. Pero Joey, huwag ka mag-alala. Okay lang ang kuya mo. Hindi ko ahayaan na ilagay nilang hustisya sa kanilang mga kamay. Paglalabang ko to. Hindi ko ahayaan na ginaganito nila tayo. Inggo, ginagawa namin ang magagawa namin. Nag-iipon kami ng pamiyansa mo. Huwag ka mag-alala. Makakalabas kayong dalawa dito. Kung si Kapitan kayang ipakulong at huliin, paano pa kaya tayo? Oo nga, ano ba yan? Sabi ni Kapitan, gagawa daw siya ng paraan para hindi tayo papaalis dito. Naku, tatlong araw na lang tayo dito bago ang demolisyon. Tatlong araw lang? Oo. Huwag kayong mawala ng pag-asa, mga kapitbahay. Ang dapat natin gawin, tulungan natin si Kapitan Inggo. Paano natin gagawin yun? Ang alam ko, kailangan nila kapitan ng pampiyansa. Baka pwede tayo mangulik na kahit konti pa kay Kapitan. O, tama yun. Ito ang akin, ang amuli nyo. Ito sa akin. Ito sa akin. Pupusin ko na to. Yan. Manang, pakitawag yung driver. Aalis ako. Saan ka pupunta? Sa police station, Daddy. Si Inggo na sa jail. Yes, I've heard. I have to see him, Dad. Pinag-usapan na natin to. At sinabi ko sa'yo, you cannot get involved in any of this. But, Dad... Umakyat ka na ng kwarto mo! Attorney, sa tingin niyo ba mapipigilan ba natin ang TRO? Ginagawa ko, makakaya ko. Pero hindi ko hawak ang mga korte. Kapag hindi natuloy ang TRO, tuloy ang demolisyon. Sa palagay ko, sinasadya nila to eh. Dahil paano ko mapipigilan ang demolisyon ko nandito ako sa loob? Alam mo, ginagawan ko naman ang paraan niyang pampiyansa mo. Eh, kaso kulang ang pondo. Pero, attorney, kailangan ko makalabas. Nangako ako sa mga tao na hindi ko sila papabayaan. Kailangan natin ito gawa ng paraan. Paano ko gagawin yon? Oh, Joey, pasensya ka na dito, ha? Salamat po! Uy! Hello, Iha! Kamusta ka na? Okay lang po. Oh, saan ka ba pupunta? Gusto mo hatid na kita? Hindi po. Iikot pa po kasi ako eh. Kailangan ko po ng pera kasi po nag-iipon po ako para makalabas na ng kulungan ang kuya ko. Nakakulong ang kuya mo? Opo. Oh, eto, para makatulong naman ako sa kuya mo. Wow! Oh, sige, mauuna na ako, ha? Joey! Ma! Ma! Para kay kuya, oh. Tama na ba to? May lalabas na ba natin ang kulungan si kuya sa pera na to? Anak, saan galing to? Sino nagbigay sa'yo nito? Yung matandang babae? Ay! Pero, nakaalis na po siya eh. Naku, anak, malaki maitutulong nito. Alika na. Uwi na tayo. Inggo, I'm sorry ngayon lang ako nakapunta. Si Daddy kasi, he didn't want me to see you. Hindi talaga papayag yun. At sigurado ako na kinalaman yung daddy mo, kaya kami nakakulong dito ngayon. What is he talking about, Inggo? Nanggaling kasi kami kanina. Sa opisina ng may-ari ng kumpanya na gusto mo pa-demolish ng lugar namin. At nakita namin ito si Morgana. At sa palagay ko,
Alam ng tatay mo yung nangyayari. Nakasabot siya dito. What? Are you sure? Sinabi ni Santo Cristo, hindi daw totoo, hindi kasabot si Morgana. Pero sa palagay ko, totoo lahat yun. May kinalaman siya sa demolisyon. At isa pa, ang mapapatunay lang nun, yung tatay mo. I can't believe this. He knew all along. Eh, Helen, nakikiusap ako sa'yo. Pakisabi naman sa tatay mo, naitigil niya ang demolisyon. At ilalas niya na kami dito. Dad? Dad? Diba sinabihan na kita na huwag ka nang pumunta kay Lingo? Bakit, Dad? Dahil ayaw mong malaman ko that you're in on this? That you and Tita Morgana are part of this plan? And please, Dad, don't deny it. Wala akong magagawa, Helen. I'm just doing my job. Wala kayong magagawa? You could have told me. Dahil alam kong pag-aawayan natin to, and you won't understand. You're right. I won't understand. Di man lang kayo naawa sa mga tao doon. You did not even provide them with a decent relocation area. My God! Dad, dahil ba rich and powerful kayo, kaya niyong gawin kahit anong gusto niyo? Helen, pwede ba? Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan! Nagkaroon ka na maayos na buhay, nakatira ka sa magandang bahay! Nabibili mo lahat ang gusto mo, gumagastos ka hanggang kaya mo! Nandahil to sa lahat na ginawa ko! So don't act like you hate being rich! Dahil parehas na tayo! Anak, kung gusto mo talagang tulungan ang kaibigan mo, tell Ingo to stop whatever he is doing. Sabihin mo kay Ingo, huwag na siyang lumaban. Dahil magsisisi lang siya. Sabihin mo rin sa kanya, natanggapin na ang perang inaalok namin. Helen, I promise you, I'll make sure na magkakaroon sila na maayos at decenting relocation site kapag pumayag sila. Helen, naiintindihan mo ba, anak? Sinabi mo kay Helen ang totoo? Siguradong sasabihin niya kay Ingo lahat ng sinabi mo. Morgana, I know what I'm doing. Inilalayo ko lang anak ko kay Ingo. I swear, Victor, pag nagka-problema tayo dito, mananagot ka sa akin. Morgana, kakampi sa akin ang anak ko. Magkakasamaan sila ng loob ni Ingo. And by that time na ginagawa na natin ang plano natin, hindi na kailangan umiyak ng anak ko. You better just make sure, okay? You hear me? Ingo, guess what? Nangako ang daddy ko sa akin, nagagawa siya ng paraan para masiguradong magkaroon kayo ng maayos at decenting relocation site. And magbibigay rin siya ng money para makapag-start kayo ulit. Helen, kung talagang gusto mo kaming tulungan, ba't hindi mo sabihin sa mga pulis kung ano yung sinabi ng tatay mo sa'yo? Na may kinalaman si Morgana sa pagpapalaya sa amin sa looban. At dahil doon, mas lalo pang tumitibay ang duda ko na siya ang may pakana ng pagpapakalat ng mga baril doon sa mga gang sa lugar namin. But you don't have any proof for this, Ingo. Itutulungan mo ako makahanap ng katibayan para mapatunayan na totoo nga. And then what? Ipapakulong mo ang daddy ko? Idadamay mo siya? Ingo, I'm trying to help you here. Helen, kung wala siyang kasalanan, wala ka dapat ikatakot. Ingo, please, don't make this difficult than it already is. Sorry, Helen. Pero hindi ko magagawa yun. Nangako ko sa mga tao na hindi ko papayagan na maalis kami sa mga tirahan namin. Pasensya ka na. Kailangan ko tuparin yun. X-1000. Triple ang bilis nito at penetrating power kesa sa ordinaryong bala.
Ito ang susubok sa agimat ni Ingram. Handa na ba yan para bukas? Handang-handa na. Oh, Ingo, this June. Ngayon ang bayad na ng piyansa niyo. Makakalabas na kayo pag samantala. Salamat. Sige. Yay! Labas na yung bulungan ng kuya ko! May nalagay niyo po ba sa sarili niyo? Ako nasa loob ako. Huwag mo akong intindihin, Apo. Ayos lang ako. Isa na hangat to. Anak, pasensya na ha. Medyo natagal na yung pag-ibon namin para sa piyansa mo. Nagtulong-tulong na nga yung mga tagalooban eh. Okay lang, ma. Tara na. Kailangan na natin pumunta sa looban. Ngayon lang tayo binigyan ng korte ng pagkakataon at aabutin na tayo ng demolisyon. Tara na. Yan ang gusto kong sabihin sa'yo, Ingo. Naipit ang ating pakiusap na TRO sa korte. Wala na tayong magagawa. Tuloy na ang demolisyon. Ha? Gawin mo ng tama ang trabaho mo, Chunky. Siguraduhin mong hindi ka magmimintis. Yo-yo, akong bahala dito. Yari ka sa akin ngayon, Ingo. Naranasan kong mapalayas at maitaboy sa sarili kong tahanan. Kaya kami na parito ng pamilya ko. At halos dito na ipinanganak ang kapatid ko. Nagkaroon tayo ng mga bagong buhay. Nagkasama-sama tayong lahat. At ipinangako ko sa sarili ko na ni kailanman hindi na mangyayari sa akin yun ulit. Hello, sir. Dito na kami sa area. Wala kami nakikitang barikada. Mukhang tahimik. Baka natakot ng mga yon. Baka umalis na sila. Talasan nyo lang ang mga mata nyo, ha? Magmanman kayo. Pero ito na naman, sa hindi nating kagustuhan, may gustong tumaboy sa atin sa sarili nating mga tahanan. Pero ito, hindi ko hahayaan. Ipaglalaban natin. Magsama-sama tayo. Wala tayong iiwan. Ipaglaban natin ang ating mga karapatan. Magsama-sama tayo! Ipaglaban natin! Morgana, Victor, sigurado ba kayong walang masasaktan sa mangyayaring ito? Ma, we're handling this, okay? Why don't you just go to your room? Tatawagin ka na lang namin pag okay na. No. I think it's best that I stay here para alam ko ang mangyayari. Tama, Singo! Di tayo pwede sumuko! Kaya natin to! Masakta dyan, Singo! Looban isang pamilya! Looban isang laban! Sa namin kayo? Ito yung court order. Isang oras nila ibibigay namin sa'yo para umalis dito. Kung gusto nyo iba yung mga bahay namin, dadaan muna kayo sa amin. Pero hindi kami aalis dito. Teka lang! Hepe, hindi kami aalis dito. Hindi kami magugulo. Hepe, palisin nyo yung mga yan. Paano kami dadaan? Nandito lang kami para siguraduhin walang gulong mangyayari. Problema nyo na yun kung paano nyo dadalhin sa loob ang mga gamit nyo. Tama! Police! 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 Police!
sabi niya, bossing? Ibigyan tayo ng problema, Ningo. Handa na ba mga tao mo? Oo, handa na. Kung nasugatan natin si Ingo, ibig sabihin nun, pwede natin siya pagkakas. Kailangan lang natin gumawa ng mas malakas na baril. Hindi nila pwede malaman na nagkabarilan dito. Hindi nila pwede malaman. Kung hindi natin pwedeng saktan ang Ingo na yan dahil sa agimat na yon, saktan natin ang mga taong nakapaligid sa kanya para umayaw na ang hayop na yan sa pakikialam sa atin. Thank you.